Napahawak si Veronica sa kanyang dibdib habang nakatingin sa likuran ni Marlo na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Alam niyang nasaktan niya ito na sobra. Nagdesisyon siya para sa sarili niya na hindi muna tinitimbang kung masasaktan din ba ito sa paglayo niya. Lalo na ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano sasabihin rito ang lahat ng mga nangyari sa buhay niya nang umalis siya sa tabi nito. Kung alam mo lang, Marlo, mas pinili kong layuan ka kaysa patuloy na madami ang pamilya mo dahil sa pamilyang pinagmulan ko. Hanggang ngayon, nakaabang pa rin ang tiyuhin niya, kapatid ng daddy niya, sa lahat ng mga galaw niya. Alam niyang walang panama ang kapangyarihan ng tiyuhin niya kung ikukumpara sa kapangyarihang meron ng mga weak man. Ngunit sapat na ang tinatawag na paghihiganti para sa mga ito. Kapag nalaman kong bumalik ka sa pamilya Whitman, hindi kami natatakot mamatay at pumatay. Wala man kaming sapat na kapangyarihan upang lumaban sa kanila. Ngunit masaya na kaming pumatay kahit isa man lang sa mga kasapi ng kanilang pamilya. Hindi pa niya nakakalimutan ang huling sinabi ng tiyuhin niya. Kaya pinilit niyang hindi bumalik kay Marlo kahit pa namamatay ang puso niya sa bawat araw na hindi niya ito kasama. Mahal niya ang pamilya Whitman, lalo ng mag-asawang Marlon at Amaya. May sakit ang ina ni Marlo at baka hindi na niya kayang mabuhay kapag may nangyaring masama rito dahil sa kagagawa ng sarili niyang pamilya. Gusto ng tiyuhin niyang maghiganti dahil sa pagpatay sa daddy niya, ngunit nagawa niyang isakripisyong sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng pamilya Whitman. Ayaw niyang sabihin kay Marlo na maliban sa anak niyang nawala, meron pa palang mas malalim na dahilan kung bakit niya ito iniwan. Pinahid niya ang luha niya at bumalik sa silid ng kanyang anak. Pagbalik niya, wala ng mga doktor. Ngunit nagulat siya na merong nakaupong lalaki sa couch nang pumasok siya. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong niya sa pinsan, anak ng Tito Edmond niya. Gusto lang ipaalala ni Dad ang huling sinabi niya sa'yo. Marami kaming mga mata sa paligid, alalahanin mo. Hindi ako nakakalimot. Inayos niyang kumot ng anak habang sinasagot ito. Pwede ka nang umalis. Kung hindi mo pinamigay ang kayamanan ni Tito Roger, edi sana hindi ka naghihirap ngayon sa pagpapalaki sa anak mo. Masyado ka kasing nanindigan sa pagiging malinis ng konsensya mo. Senermonan siya nito. Pwede bang umalis ka na? Wala ka namang maitutulong eh. Singhal niya rito. Lumapit siya sa kanya, tinakbayan siya. My little girl, bakit ka ba nagagalit? Hindi mo naman ako kalaban. Pasalamat ka pa nga't pinagtatakpan kita kay daddy. Tinusok na itong tagiliran niya. Alam niyang gusto na naman siya nitong harutin upang matanggal ang inis niya. Galit kasi siya sa mga ito dahil sa pangingialam sa buhay niya. Ngunit hindi rin niya masisisi ang kanyang tiyuhin dahil mahal nitong daddy niya. Sinikon niya ito sa tagiliran. Umalis ka na nga, pagtataboy niya. Ngunit lalo nitong sinundot ang tagiliran niya, dahilan upang mapasigaw siya. Yun ang eksenang naabutan ni Marlo nang pumasok siya sa silid ng kanyang anak. Bumalik siya dahil nakalimutan niyang black coat niya. Ngunit hindi niya inaasahan na itong maaabutan niya. Nakuyom niyang kamao lalo nang makita ang gulat na expression mula sa mukha ng mga ito. Nagpatuloy siya sa pagpasok sa loob at diretsyong kinuha sa couch ang nakasampay na coat. Tinapunan niya ng galit na tingin si Veronica. Pinaramdam niya ang abot langit niyang galit dahil sa ginawa nito. Hindi niya inaasahan na maghaharutan ng mga ito sa harap ng anak niya. Hindi na siya nagsalita pa dahil sa mga tingin pa lang niya, alam niyang nahulaan na nitong gusto niyang iparating. Hindi tumanhid, maliban na lang ko talagang makapalan talagang mukha nito. Lalo siyang nawala ng gana kay Veronica. Nagmandali siyang lumabas ng ospital, kinuha niyang cellphone at tinawagan sa Romeo. Ano nang balita sa pinapagawa ko sa'yo? Halatang inis ng ulo sa boses niya. Malalaman ang, tangina, wala bang mas madali dyan? Galit ng tanong habang binubuhay ang makina ng kotse niya. Bukas pang resulta, boss. 24 hours lang kasi ang pinakamaagang proseso nila. Shit, I want you in my office. Agad niyang pinatay ang tawag at dumiretso sa kanyang opisina. Kahit maraming empleyadong bumabati sa kanya, nang pumasok siya sa kumpanya, ngunit wala siya sa mood upang gantihan ng ngiti ang mga ito. Mainit ang ulo niya at hindi matanggal sa utak niya ang eksenang nakita niya kanina. Pagpasok sa loob ng opisina, pabagsak siyang umupo sa kanyang swivel chair at minasahe ang noo habang nakapikit. Nagdilat na lang siya ng mga mata nang maramdaman na may mga kamay na nagpatuloy sa pagmamasahe maging sa balikat niya. Ano bang nangyari sa iyo't ang init ng ulo mo?
Puno ng kalandian na tanong ni Nori habang dinidikit lalong umbok ng dibdib nito sa kanyang likuran. Hindi siya sumagot, hinayaan lang niya ito na masahihin siya. Ilang sandali pa, umikot ito sa kanyang harapan at umupo sa kanyang kandungan. Kagat ang ibabang labi nito habang nakatingin sa kanya. Gusto mo bang alisin natin ang pagod mo? Not now, wala ko sa mood. Agad niyang sagot, ngunit bumaba ang kamay nito sa pantalon niya at ninukot sa loob ang alaga niya. Gayunpaman wala siyang naramdaman na kahit anumang init. Get out! Mahina ngunit madin niyang pagkakasabi. Ngunit dahil sa pagkamakulit nito, hindi ito nakinig sa kanya. Bagkus, tinawid pa nitong labi niya upang tuksuhin siya. Sinubukan niyang gantihan ang halik nito sa pag-asang makakalimutan niyang ginawa ni Veronica. Ngunit hindi umubra dahil mukha lang nitong nakikita niya. Shit! Marahas niyang tinulak si Nori, dahilan upang mahulog ito sa sahig. Ouch! Nangiwi ito sa sakit. Tumayo siya at lumipat ng upo sa couch. Binalingan niya si Nori. I said, get out! Sigaw niya, dahilan upang mataranta ito at agad na lumabas. Nadagdagan ng stress niya sa babaeng yun. Tama namang pumasok si Romeo at naabutan niya kung ano ang ganap sa dalawa. Hindi na siya nagtanong dahil alam niyang mainit ang ulo ng boss niya. Binalingan siya nito nang makita siya. When will my secretary start her job? Agad na bungad nito sa kanya. After she submits her requirements, sir. And when was that? Halatang pagkainip sa boses niya. After a week, maybe, sir? Shit, please send her a message to start tomorrow. Kailangan ko na oras para sa anak ko. Tumayo siya at bumalik sa kanyang table. Sa kabilang banda, tulala si Veronica habang nakatingin sa anak niya. Hindi pwedeng iasa na lang niya kay Marlo ang lahat ng mga gastusin sa loob ng ospital. Kailangan pa rin niyang may pera sa bulsa, sakaling may mga gamot na kailangang bilhin sa pharmacy sa labas. Ilang sandali pa nakareceive siya ng mensahe na pwede na siyang magsimula bukas sa pagiging president's secretary with or without requirements. Gusto niyang sumigaw sa tuwa, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili na ma-realize ang sinabi ng assistant HR manager kanina. Hindi ba't sinabi nitong hindi siya nakapasa? Bakit ngayon bigla na lang siyang sinabihan na magsisimula na siya bukas sa trabaho niya? Na-excite siya bagamat kinakabahan. Sana nga magkaroon na siya ng trabaho upang hindi naman siya dehado kay Marlo. Baka pati siya'y kasama pa sa pabigat? Kinabukasan, hindi natuloy ang pagtrabaho niya sa MB. Hindi rin kasi siya mapakali gayong nasa ospital ang anak niya. Isa pa, baka isipin ni Marlo na pinapabayaan niyang kanyang anak at inuna pa niya ang trabaho. Nag-message muna siya sa MB na bigyan siya ng 1 week dahil may sakit ang anak niya. What? Galit na tingnan ni Marlo si Romeo. Gusto niyang umangal na sinabi nito na hindi makapagsimula ang sekretary niya ngayong araw. Reason? Tanong niya. May sakit ang anak niya, sir, at hindi niya magawang iwan dahil nasa ospital na rin ngayon. Humihingi siya ng pabor kung pwede na saka na siya mag-report kapag nakalabas ng anak niya sa ospital. Nakaramdam siya ng awa para sa sekretarya niya. Ito lang yata ang sekretarya niya na hindi kayang galawin dahil may anak na. Mabuti ngang ganito para wala ng sekretarya na mga akit sa kanya. Tumangon na lang siya kay Romeo, tanda ng pagsang-ayon niya. Bibigyan na lang niya ito ng konsiderasyon since full mark naman ito sa exam. Ikaw na munang bahala sa mga paperworks ko. My son needs me. Saad niya bago tumayo at kinuha ang coat na nakasampay sa kanyang swivel chair. Pagdating niya ng ospital, nagtaka siya kung bakit mag-isang anak niya sa loob ng silid nito. Binalingan niya mga gwardiya, ninatasan niya upang magbantay sa labas ng pintuan. Ang Ma'am Veronica niyo? Sandali mo nang lumabas, boss. Mayroong reseta na binigay ang doktor kanina upang bilhin. And you let her to do it? Ang dami niyo dito. Bakit siya pang inayaan niyo nung bumili? Pinagalitan niya mga ito. Hindi naman kasi niya binigay sa amin ang reseta, boss. Isa pa, siya ang nagpumilit na bumili. Katuwiran ng bodyguard niya. Nagbuga siya ng hangin. Pumasok siya sa loob ng silid ng anak at umupo sa couch. Tinawagan niyang may-ari ng ospital. Bro Dominic Jr., sagot niya dahilan upang pumalatak ito ng tawa. Ano ka ba? Kailangan ba talagang maging formal tayo sa isa't isa? Mukhang hindi tayo magkaklase sa paramihan ng babae. Putik, hindi babaeng tinawag ko sa'yo, pagtatama niya. Alright, what is it? Pakisabi sa mga doktor mo na nag-aasikaso sa mga anak ko. Sila namang bahala na mag-provide ng gamot na nararapat sa aking anak. Ayoko lumalabas ang ina niya at nagbibilad sa araw sa paghahanap ng mabibiling gamot. Mukhang naaamoy kong care. Panunukso nito sa kanya at nagdagan pa ng palatak na tawa.
Shit, basta yan lang tinawag ko. Dodoblihin kong bayad sa kanila. Agad na niyang pinatay ang tawag at baka ano pang panunukso ang lumabas sa bunganga nito. Tama namang bumukas ang pintuan at pumasok si Veronica. Nagulat ito na makita siya. Sinulyapan lang siya nito at pinilagay ang pinamiling gamot. Binalingan siya nito. Sandali, ihahatid ko lang ito sa nurse station. Paalam nito sa kanya. No need. Sagot niya nang hindi tumitingin dito. Hayaan mo silang kumuha dito. Natigilan ito sa sinabi niya. What? Tanong niya na may pagtataka. Agad itong bumawi ng tingin at mupo sa upuan sa tabi ng kama ni Marvy nang makitang nagising na ito. Mi ma'am? Da? Umiiyak ito, halatang nagugutom na. Ako na, agaw niyang akma nitong kakargahin si Marvy. Sandali nagdikit ang mga braso nilang dalawa. Shit, napumura siya sa sarili na maramdamang nag-react ang alaga niya. Mabuti na lang at agad nitong kinuha ang kamay upang umiwas sa kanya. Wala ka bang trabaho? Tanong ito habang hinahawakan ng feeding bottle at pinapadada si Marvy. Wala akong trabaho pagdating sa anak ko, agad niyang sagot. Kinuha niyang feeding bottle mula sa kamay ni Veronica. At siya nang kusang humawak habang dinidedi ito ni Marvy. Take some rest, utos niya sa baritonong boses. Kahit ayaw niyang ipahalatang concern siya, sa health nito alam niyang nararamdaman pa rin ito yun, kaya agad siyang bumawi. Ayokong hindi mo magampanan ng maayos ang pagiging ina mo kung magkakasakit ka. Kailangan pa rin ni Marvy ng ina. Hindi niya alam kung bakit siya nagpapaliwanag. Tumalima naman ito at humiga sa couch. Wala pang kalahating oras nakatulog na agad ito. Nauna pang matulog ito kaysa kay Marvy. Ramdam niyang pagod nito at puyat sa pagbabantay sa kanilang anak. Nang makatulog na si Marvy, maingat niya itong binalik sa higaan na tinayos ang pagkakasabit ng suwero nito. Masaya siyang tinitigan ang mukha ng anak niya. Ang lips ni Marvy walang pinagkaiba sa labi ni Veronica. Hindi niya maiwasan ang sariling mapatingin kay Veronica habang natutulog ito sa couch. Puno ng pawis ang noon nito at natatakot ang ekspresyon ng mukha. Huwag! Biglang sigaw nito. Veronica! Ginising niya sabay punas ng kanyang panyo sa noon nito. Nagmulat ito ng mga mata habang umiiyak. Marlo! Nagulat siya nang bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Akala ko tuluyan ka nang nawala sa akin. Humihikbin nitong wika dahilan upang mapakunot ang noon niya. Nanatiling nasa hangin ang mga kamay niya ng akmang haplusana sa buhok nito. Napapikit siya na mariin ng pamamasa ng leeg niya dahil sa mga luha nito. Bakit ganitong nararamdaman niya? Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa lahat ng ayaw niya ang makita itong umiiyak. Nakuyom niyang kamao. Matagal na akong nawala sa buhay mo, Veronica. Mahinang sagot niya dahilan upang mapatigil ito sa pag-iyak at kumalas ng yakap sa kanya. I'm sorry. Nangangatal ang labi nitong sagot at nagpahid ng luha. Tumayo ito ng dumiretso sa banyo. Ngunit naririnig pa rin niyang mahinang pag-iyak nito. Hindi niya namamalayan tumutulo na rin pala ang mga luha niya. Gusto niyang puntahan ito ngunit nadadaig siya ng galit sa puso niya. Hindi namalayan ni Marlo ang sariling nasa harapan na pala siya ng pintuan ng banyo. At ang mga kamay niya ay nakaangat na sa hangin upang katukin sana ito. Ngunit hindi niya magawang ituloy nang muli na namang nanumbalik sa kanyang sakit na ginawa ni Veronica ng pag-iwan sa kanya. Sumandal siya sa pintuan habang patuloy na nakikinig sa mga paghikbi ni Veronica sa loob ng banyo. Nakapikit siya at hinayaang tumulong mga luha niya. Nanatiling nakatikom ang kanyang kamao. Naiinis siya sa sarili niya sa mga oras na ito. Mahal pa rin niya si Veronica. Hindi niya maikakaila yun. Kailangan muna niya ng space. Ngunit ang tagal na ng space na binigay niya para sa kanyang sarili upang kalimutan ito. Ngunit bakit hindi niya pa rin magawa? Mabilis niyang pinahid ang luha niya at pinuntahan ang anak. Napagpasyahan niyang umalis na muna. Wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. Baka kung ano pang masasakit na salitang lalabas sa dila niya kapag pilitin niyang sariling kausapin si Veronica. I'm sorry son, nadami ka sa problema namin ng mami mo. Sa ngayon, isang bagay lang ang ipapangako ko sa'yo. Hindi ko hahayaan na magkalayo pa tayo. Hinalikan niyang noon ang anak na buong pagmamahal. Inayos muna niyang sarili bago tuluyang lumabas ng silid. Isang hakbang pa lang ang nagawa niya nang huminto siya sa gitna ng kanyang mga nakahilerang bodyguard sa pintuan. Always protect my wife and son. Yes, boss. Sabay na sagot din ng mga ito. Pagpasok sa kotse,
Ilang minuto muna siyang nakasandal sa headrest ng kanyang upuan. Isa-isang bumabalik sa alaala niya ang nakaraan nila ni Veronica. Kung paano niya ito nakilala, kung paano niya ito minahal at kung paano siya nito sinaktan. Nagbuga siya ng hangin upang maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Isa sa ugali niyang hirap makalimot sa taong nanakit sa kanya. Mahal pa niya si Veronica, ngunit hindi pa niya kayang kalimutan ang pag-iwan nito sa kanya. Ayaw niyang suyuin ito at subukang ibalik ang relasyon nila kung siya mismo hindi pa niya kayang umusad. Hindi pa niya kayang pakawalan ng nakaraan. Ngunit susubukan niya para sa anak nila. Panahon na lang sigurong nakakaalam kung hanggang kailan maghihilom ang sugat sa loob ng dibdib niya. Akmang bubuhayin na niya ang makina ng kotse nang biglang may pumasok sa isipan niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kanyang kuya Caleb. Ngunit naka isang ring pa lang na agad na niyang pinutol ang koneksyon. Sa halip ang kanyang tauhan na lang ang kanyang tinawagan. Ayaw muna niyang istorbuhin ang kuya niya. Master Marlo, bungad ng taon niya sa kabilang linya. Nathan, meron akong papaimbestigahan sa'yo, utos niya. Si Nathan ang kanang kamay niya sa Kali Knights simula nang ilipat sa kanyang pamumuno. Ayaw ng daddy niya na bitawan ng Kali Knights since malaki ang tulong ng mga ito para sa proteksyon ng kanilang pamilya. Lalo pa ngayon at alam na ng lahat ang tunay na identity ng Kuya Caleb niya. Hindi nila alam kung sino mga kalaban ang pwedeng lumusob sa kanila. Sabihin mo, Master. Merong lalaking pumasok sa silid ng anak ko noong isang araw. Hingiin mo sa IT department ng footage para may magamit ka sa pag-iimbestiga. Copy, Master. Pagsapit ng Marvy, mag-isa siyang uminom sa loob ng Serenity Club. Dito siya direktang pumunta after niya umalis ng ospital. Nakailang glass na siya ng Spiritus Vodka, ngunit hindi pa rin siya nalalasing kahit na ito pa ang pinakamatapang na vodka sa buong mundo. 96% ang volume ng alcohol content nito, ngunit tila walang epekto ito sa kanya. Bakit ba ang sakit mong ibigin, Veronica? Bakit hindi mo subukan na patawarin siya? Umangat siya ng mukha na marinig ang boses ng Kuya Caleb niya. Namumungay ang kanyang mga matang tiningnan nito. Tch, ang galing mo namang hulaan ang iniisip ko. Hindi ko hinulaan, narinig ko. Umupo si Caleb sa kabilang upuan sa harapan ng kapatid niya. Kinuha niyang glass ng vodka at buong nilagok yun. Paano ba magpatawad, kuya? Parang iiyak na tanong niya. Forgive yourself. Napatingin siya sa kuya niya na marinig ang sinabi nito. Ask yourself, sinubukan mo na bang alamin kung anong dahilan niya, kung bakit kanya iniwan? Matabang siyang ngumiti. I thought she lost our child. Pag-amin niya habang hindi pa rin inaalis ang paghahawak sa baso. Suminghot siya ng maramdaman na parang sisipunin siya dahil sa pagpipigil ng kanyang emosyon. Emosyonal siyang ngumiti. We have a child named Maverick. Sumen niya si Caleb sa waiter na bigyan siya ng wine glass. Tinulungan niyang uminom ang kapatid. Alam niyang lasing na ito ngayon, ngunit ayaw pa rin itong tumigil sa pag-inom. Ano bang pumipigil sa'yo? Bakit tayo mo siyang kausapin? Try to talk to her. Sa question niya, magkasunod ang pag-iling ni Marlo. I don't know, kuya. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Siguro dahil hindi mo matanggap sa sarili mo na hinayaan mo si Veronica na lumayo sa'yo. Kung tutuusin, kaya mo siyang hanapin at ipaintindi sa kanya na hindi siya nag-iisa, nandiyan ka pa rin. Bro, kung meron mang dapat na umintindi kay Veronica, ikaw yun. Dahil ikaw lang naman na meron siya ngayon. Wala na siyang pamilya, ikaw ang meron pa. Siguro kung hindi dahil sa anak niyo si Maverick na sinasabi mo, malamang sumuko na rin ang babaeng yun. Bakit hindi mo subukang kausapin siya? Natigilan si Marlo nang marinig ang sinasabi ng kuya niya. Saka pala niya na-realize na tama ito. Lalong sumikap ang dibdib niya. Agaran siyang tumayo. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong ni Caleb. Sinisinok na sumagot si Marlo. Pupuntahan ko si Veronica. Puno ng laway ang pagsasalita nito dahil sa kalasingan. Nagbuga ng hangin si Caleb. Kakaupo niya pala, ngunit ang aga naman itong natauhan. Bukas mo na siya kausapin. Lasing ka. Saway niya sa kapatid. No, I need to talk to her. Pasuray-suray nitong naglakad palabas. Let me drive your car. Tumayo din siya tinabol ito. Lasing na lasing ang kapatid niya. Baka mapano ito sa daan. No, kuya, I can handle this. Hindi ito nagpaawat sa kanya. Pinilit pa rin itong pumasok sa driver's seat. Parang gusto niyang suntukin ang kapatid. Ayaw talaga nito sumunod sa kanya. Kailangan niya itong intindihan dahil lasing ito. Binalingan niyang ilang bodyguard. Follow him and make sure that he's
Hindi pa man natapos ang kanyang pagsasalita nang kumaripas ang takbong sasakyan ng kapatid. Safe! Pagkatapos niya nasasabihin sana, malaki ang kanyang hakbang na pumasok na rin sa kotse at sinundan ito. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, bilib siya kay Marlo dahil nasa presence of mind pa nito habang nagdadrive. Ngunit dahil sa kalasingan, parang lasing na rin ang kotseng minamaneho nito. Ang nakasalubong lang nito nag-a-adjust upang hindi mabangga. Hindi nagtagal, nagpark ang kotse nito sa harap ng St. Dominic Hospital. Nakita niya itong muntik pang matumba nang bumaba sa kotse. Pasuray-suray itong pumasok sa loob ng hospital. Napailing na lang siya nang muling binuhay ang makina ng kotse. Sanay-sanya na lang ang kanyang mga tauhan, sakali nights na uuwi na siya at ang mga ito na lang ang bahala sa kanyang kapatid. Samantala, sa loob ng hospital, kakalabas lang ni Veronica sa banyo, katatapos lang niya mag-shower. Dahil siguro sa pagod na paglabas-pasok sa ospital para bumili ng gamot kanina, kaya nakaramdam siya na antok ngayon. Umupo siya sa upuan katabi ng hospital bed ng anak, nakangiting hinaplos niyang kamay nito habang nakatitig sa little version ni Marlo. Nakaidlip na siya nang maramdaman ang pagbukas ng pintuan ng kanilang silid. Napatayo siya bigla na makitang namumungay na mga mata ni Marlo habang nakatingin sa kanya. Nagtaka siya kung bakit ito bumalik. Bumalik ka? Nautal niyang tanong. Imbis na sagutin siya, nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Are you drunk? Dagdag niyang tanong nang maamoy ang alak mula sa hininga nito. May hinahanap ang mga mata nito sa paligid. Where's your half-breed boyfriend? Nakangisi nitong tanong, kunot noong sumagot siya. What? Hindi niya maintindihan kung sinong tinutukoy nito. Napatas siya na lumapit lalo ito sa kanya. You smell so good, my sunshine. Marlo, lasing ka. Naghalo ang kaba at takot na nararamdaman niya, hinapit nitong bewang niya upang idikit sa katawan nito. Bahagya niya itong itinulak, ngunit hindi nito hinayaan yun. I want to pay him just to make you mine again. Ipagtapat na kaya ni Veronica ang tunay na dahilan kung bakit siya lumayo kay Marlo. Magawa na kayang magpatawad ni Marlo, alang-alang sa pagmamahal niya kay Veronica. Malaman kaya ni Marlo na ang sekretaryang hinihintay niya ay si Veronica. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.